Maliit man kinikita mo or malaki, importante na alam mo kung anong nangyayari sa pera mo. Kasi ang pera, pinaghirapan mo yan. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. 4 steps sa tamang pag-budget. First, ilista ang estimated expense. Kailangan ilista mo yung mga gastos mo. Ito yung estimate or projection mo na mga gastusin. Para mas maintindihan nyo, magbibigay ako ng halimbawa. Ito yung total estimated expenses mo per month. Halimbawa, ang rent nyo sa bahay is 5,000 pesos a month. Sa utilities, ito yung bill nyo sa ilaw at tubig, 1,200 pesos. Kung ikaw ay empleyado, transportation mo halimbawa is 100 pesos per day times 22 days, total is 2,200 pesos. Gasto sa food is nilagay kong 300 pesos per day, total of 9,000 pesos a month. Home supplies halimbawa yung dishwashing liquid, sabon, toothpaste, total of 1,000 pesos. Kung may pinapaaral ka, nilagay ko dito 200 pesos ang gastos mo per day or 6,000 pesos a month. Total estimated expense per month, 24,400. Kung ang sweldo mo kada buwan ay nasa 25,000 a month, ang advantage pag naglista ka ng estimated expense, at least malalaman mo kung kasya ba kinikita mo kada buwan. Kung gusto mo kasi mag-improve ang personal finance mo ngayong taon, kailangan alam mo kung nasaan ka. Sabi nga, if you want to make a change, you must know whether you have a problem, and then it needs to be addressed. No one knows it better than you and your family, and you must have the courage to acknowledge it and change it. Hindi pwedeng bahala na nakakapagod yung laging kapos ka sa budget, nakakapagod yung iisipin mo kung kanino ka na naman mangungutang. Second, ilista ang actual expense. After mo malista yung estimated expense, kailangan malaman mo naman magkano ba yung actual, magkano ba talaga ginastos mo sa buong buwan. Ako personally, ang ginawa ko noong una, naglilista ako sa notebook ng mga gastos. Magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa, lumabas ako. Every time na may nilalabas akong pera, ililista ko yan. Groceries, 1,500. Nag-lunch ako sa fast food chain, 150 pesos. Nagpa-print ako, 15 pesos. Pamasahe ko, 80 pesos. Nagpa-load ako, 22 pesos. Bumili akong books, 600 pesos. Ang maganda dito, kapag nililista mo yung mga gastos mo araw-araw, mararamdaman mo yung paglabas ng pera. Ang dami palang lumalabas. Kagaya nitong nasa listahan ko, isang araw pa lang, gumastos ka na ng 2,367 pesos. Kapag hindi ka kasi naglista, akala mo maliliit lang yung gastos. Pero pag nag-total ka, umaabot din pala ng 3,000 pesos per day or 2,000 pesos. Ngayon, kung nagiging aware ka na, ang laki pala ng nagastos mo sa araw na to, mas magiging maingat ka na sa paglabas ng pera kinabukasan. Kasi nararamdaman mo eh. So nag-iisip ka ngayon, teka, malayo pa sweldo. And then every week or every month, itotal mo yung mga nilista mo sa notebook para alam mo magkano ba talaga ang nagastos mo sa isang buwan. Pwede rin gumamit ka ng Excel file sa cellphone mo. Ang advantage kapag Excel file, mas mabilis kung nakukuha yung total expense ko at nakagroup na agad magkano total na ginastos ko for food, total na ginastos ko for transportation. Magbibigay ako ng halimbawa. First column is date kung kailan ko ginastos yung pera. Second column, description ng ginastos ko. Sa 3rd to 7th column, yung mga category ng gastos mo like food, fare, rent, books, and cellphone load. Then encode mo lang details ng bawat ginagastos mo like dito, nilagay ko gastos ko for January 1 and 2. So again, kung mapapansin nyo ang advantage pag nasa Excel file, anytime pwede mong i-total at makikita mo din total per category. Like magkano ba ginastos mo sa food? Sa sample natin, dalawang araw pa lang naka 2,700 pesos ka na at ang total na nagastos mo for 2 days is 4,122 pesos. Again, mas madaling ma-monitor kung nasa Excel file sa cellphone ang mga ginastos mo. Third, i-compare mo estimated at actual expense. I-compare mo yung ginawa mong projection or estimated expense sa actual na ginastos mo.
Halimbawa, ang sample natin kanina sa unang napag-usapan natin, ang estimated expense mo is 24,400. Ang lumabas naman sa listahan mo ng actual na ginastos mo, total is 26,700 pesos. So dito, nag-sample ako ng total actual expense per category. Makikita nyo yung difference. Sa rent and utilities, okay, pasok sa budget, pero sa ibang expense, lumampas ka sa budget. Kaya ang difference is red or negative. Ibig sabihin, kung ito total mo, mas malaki ang actual na ginastos mo compare sa projection mo. So paano yan? Walang problema kung ang sweldo mo ay mas mataas sa actual expense or mas mataas sa 26,700. Problema pag 25,000 pesos sweldo mo tapos 26,700 ang ginastos mo. Posible ba yon? Yes, kasi yung iba gumagamit ng credit card. Ngayon, punta tayo sa solusyon. Paano ba maiiwasan mag-negative? Number 4 is the solution. Reduce your expense or increase your income. Pwedeng you reduce your expense, bawasan mo gastos mo, or you increase your income, taasan mo income mo. Balikan mo gastos mo, bakit sumobra ng 1,000 pesos? Ah, kasi mas napadalas lunch out mo, kaya lumaki expense mo sa food. Pero for me, hindi solusyon na lagi ka lang magtipid. Dapat pataasin mo rin ang income mo. Improve your skills, mas marami kang alam at kayang gawin, mas lalaki ang income mo. Halimbawa, ngayon usong-uso ang online career, pwede mong aralin at subukan. Kung wala ka pang idea sa online, pwede kang pumunta sa bit.ly/enrollinimg para malaman mo ang IMG business na ginagawa ko. Mas malaki income mo, mas mabilis mag-i-improve ang personal finance mo dahil bukod sa mas madaling mag-budget, mas malaki pa maiipon mo at mai-invest. To summarize what we have discussed in this video, 4 steps sa tamang pag-budget. Una, ilista mo ang estimated expense mo. Pangalawa, ilista mo ang actual expense mo, pwedeng sa notebook or Excel file. Pangatlo, i-compare mo estimated at actual expense mo. At pang-apat, ang solusyon is either bawasan mo expense mo or pataasin mo income mo. Or you do both. Maliit man kinikita mo or malaki, importante na alam mo kung anong nangyayari sa pera mo. Kasi ang pera, pinaghirapan mo yan. Kaya huwag kang papayag na iba ang makinabang. Maging maingat ka sa paggastos kasi ang pera ay pwedeng magtrabaho sa'yo. Hindi magtatrabaho sa'yo ang pera kung lagi lang itong dumadaan sa kamay mo. Kung may question ka, message mo lang ako sa bit.ly/coachroan.